pagka kayong dalawa lang, hindi nyo mapapatibay ang pagsasama nyo. You will be subject to temptation, panunukso ni Satanas, panunukso sa paligid. Pagka kayong dalawa lang, hindi nyo mapapatibay ang pagsasama nyo. You will be subject to temptation, panunukso ni Satanas, panunukso sa paligid. Ang talagang pampatibay, kapatid, ay yung aral ng Diyos eh. At yun ang ipinangangaral ng mga mangangaral ng Diyos. Ang ginagawa nila, patibayin ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng aral ng Diyos. Basahin natin ang gawa ng mga apostol, 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ang ginagawa ni Pablo at ng ibang mga apostol, pinapatibay nila ang kaluluwa ng mga alagad. Paano? Inaaralan sila na to remain in faith, manatili sa pananampalataya. At inaaralan silang pagdadating ang kapighatian, huwag silang mawalan ng loob. Kasi sabi ng talata, sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya, ang pagkatibay ng isang tao, kinakailangan mo yung mangangaral na sa Diyos, gaya ng mga apostol. Kayong dalawa lang, hindi nyo mapapatibay ang inyong pagsasama. Kailangan nakakarinig kayo ng aral mula sa mangangaral na nangangaral ng totoo. Basahin natin ang 1 Korinto 14:3. Datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Tinranslate na nanghuhula sa English, he that prophesied. Yung prophesying sa Biblia, sa New Testament, ang kahulugan nun, nagsasalita siya sa pangangaral, sa pagpapatibay at sa pag-aliw. He that prophesied speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. Yung nangangaral, nanghuhula, ang kahulugan kasi nung nanghuhula, nangangaral, hindi yung manghuhula sa kiyapo, no? Ang sabi, yung nanghuhula, nagsasalita sa tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Saan manggagaling yung ipangangaral niya na ikaaaliw ng tao? Doon sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Saan manggagaling yung pag-aliw? Pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ang sabi ni Pablo sa 14:3, ang nanghuhula, nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Saan manggagaling yung ikaaaliw? Ikaaaliw mula sa kasulatan, pag-aliw ng kasulatan, pag-aliw ng salita ng Diyos. Kaya ang pagpapatibay sa tao sa pagsunod sa utos para ang isang pamilya maging buo lagi, huwag masira, kailangan yung pamilya na yun dapat laging nakikinig ng salita ng Diyos, kapatid. Yun ang pampatibay, yung aral ng Diyos, ng Ebanghelyo. 1:23 ng Kolosas. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig. Ang Ebanghelyo na naririnig nila, ang sabi ni Pablo, kung kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, nababaon at matitibay. Bakit matibay?
di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo, yun yung aral ng Diyos. Kaya yung aral ng Diyos, walang duda kapatid, yun ang magpapatibay. Kasi sa Ebanghelyo nakalagay, lalaki, iibigin mo ang iyong asawa gaya ng iyong sariling katawan. 5:28 yan ng Epeso. Ang umiibig sa kanyang asawa, umiibig sa kanyang sarili. 23, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya ni Kristo, pangulo ng iglesia. Yung lalaki, papanguluhan mo yung asawa mo, papanguluhan mo na may pagmamahal doon sa 25. Mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa, gaya ni Kristo, umibig sa iglesia, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ang Ebanghelyo, maraming aral para ang lalaki magmahal sa asawa. Pakundanganan ng asawa, mahalin ang asawa, igalang ang asawa. Yung babae naman, ganun din. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sa Panginoon. Kung papaanong ang iglesia nasasakop ni Kristo, ang mga babae, pasakop sa kanikanyang asawa. Tapos, ang mga babae, gumalang sa kanyang asawa. Ang babae ay magmahal sa kanyang asawa. Kung ang aral ng Ebanghelyo ang sasagana sa inyo, titiba yung inyong pagsasama. Paano mangyayari yun? Merong kasangkapang mangangaral para patibayin ang kaluluwa ng tao.